Ganda talaga ng Pasko. Malapit na. Oo nga bro, nakakamiss eh. Sarap sa Pilipinas pag Pasko. Oo nga. Yun lalo na pag ano, Disyembre, paputukan na. Alam na ngayon, 2 days na lang, simbang gabi na. Oo nga, kung nandun lang tayo eh. Tapos, 12 days, Christmas na. Oo nga, yun na nakakamiss eh. Lima, wala tayo doon eh. Eh, may Christmas party tayo ngayon dito eh. Kaya nga, pero sino kayang darating dito? Ewan ko. Sila sir. Pare! Pare! Ano, may mga naimbitahan ba mga chicks? Siyempre. Wala na akong naiisip yun eh. Dapat meron para mas masaya. Oo, para nabubusog pa tayo. Eh, paano yung mga dekorasyon? Sino yung nag-ayos pala? May nag-aayos na ba? Walang problema, bata din lang yan. Ba, dapat gawin na yun. Abang mas maaga para mas maganda. Ade, yung mga balon. Bukas, mag-start tayo bukas para ano, wala nang problema dun. At saka, asikasuin lang natin yung isa't isa sa atin, yung sa kanya, sa kanya. Basta importante may chicks. Muntik tayong makalimutan. Ano palang dadali mong pagkain? Mga lulutuin natin. Dapat may spaghetti. May mga sandwich tayo. Kung pwede lang yung ano dito eh. May fried chicken. Tabaka, yung ano. Oh! Bro! Dito ka na, kumusta? Kumusta, ayos lang man. Kumusta, trabaho? Medyo pagod eh. Ganyan talaga dito tayo eh. Buhay natin ganito eh, dito. Oh, ganito talaga eh. Aros naman. Bro, may pinaplano tayong party ah. Christmas party na naman bro. Bawal sa amin dyan sir, kayo na lang. Sama ka na, minsan lang to. Sige nga naman bro, sama ka na. Parang ano lang yan eh. Di ba pag may Eid, pagkatapos ng Ramadan may Eid kayo? Parang ganun lang. Ganun ba sir? Parang hindi naman kung tutusin eh. Kasi tingnan mo ha, nag-eat kami pag Ramadan dahil sa tagumpay na natamo namin after ng pagka-fasting namin. At naman yung Hajj, nag-eat naman kami tuwing Hajj dahil sa pagkakatay ng hayop at pag-alala kay Propeta Abraham. At ang pinakamahalaga doon, yung iyon tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayo, eh kayo, ano bang pinagdiriwang niyo sa Pasko? Ikaw naman, para hindi ka Pinoy. Kaya pinagdiriwang ang Pasko dahil iyan kung kailan pinanganak si Kristo. Eh nasusulat ba naman yan sa Biblia? Hindi ko alam kasi hindi naman ako pastor. Eh kinagisnan ko na yan eh. Mula bata hanggang sa pagtanda ko. Tingnan mo ah. Alam nating lahat na ang Disyembre sa gitnang silangan ay winter. So napakalambig ang panahon na to. Kaya nga tayo naka-jacket eh. Subalit ang pahayag ng Biblia, pinanganak si Jesus sa sabsaba ng mga hayop. Paano mangyayari ito? Eh hindi naman nilalabas ang mga hayop sa panahon na ito dahil sa tindi ng lamig. Ngayon ito ng mga scholar ng Biblia, maging ng mga scientist at mga historian. So, dito pa lang, sapat na para mapawalang bisa ang pagdiriwang ng Pasko. Ibig mong sabihin ba, mali ang Pasko? Hindi ako nagsabi niyan. Total, tinanong mo ako, sumagot lang ako. Actually, sir, hindi nang tanong ko nung bago pa lang ako mag-Muslim. Eh kung mali ang Pasko, bakit maraming milagrong nangyayari? Makikita natin ngayon sa TFC, mga palabas, ganyan. Sa pelikula lang yan, sir. Sa balita, walang milagro. Katunayan nga, pag Pasko, marami ang krimen ang nagaganap eh. May snatching, may pagnanakaw, may pandurukot, may carnapping, etc., etc., di ba? Isa pa, sir. Considering na nalaman natin ang kapanganakan ni Jesus, subalit, may naitalaba na pinagdiriwang ni Jesus ang kanyang kaarawan. O, maging ang kanyang disipulo, pinagdiriwang ba? Naitalaba sa Biblia o sa anumang mga kasulatan? Sa katunayan, 300 years after Christ na nung pasimulang pagdiwang ang Kapaskuhan sa pamumuno ni Emperor Constantine. At isa pa, ito ay hango sa kaarawan ng isang Diyos-Diyosa na si Mitra. Ngayon, kung tutuusin, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, ang Kapaskuhan ay nagsimula sa paganong mga paniniwala. Ito ang matinding dahilan kung bakit ang mga Muslim ay hindi pinagdiriwang ang Kapaskuhan. Eh di ba dati ka rin Kristiyano? Eh ganyan-ganyan na lang ba aalisin mo ang Pasko sa buhay mo? Paano na yung mga kaibigan mo? Mga kamag-anak mo. Tunay, sir. Aaminin ko sa'yo na sa umpisa,
pinakamahirap para sa akin ang iwanan ng mga pagdiriwang na ito tulad ng Kapaskuhan. Subalit, naniniwala ang isang Muslim sa sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na papalitan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mas mainam dito. Kaya naman, napansin mo at nasaksihan nyo rin na meron kaming pagdiriwang gaya ng Idul Fitr at Idul Adha. Ganun pa man, sa pagdiriwang na ito, hindi namin kinakailangan ng mga anumang pinagbabawal gaya ng alak, pagsasama-sama ng mga kababaihan at mga kalalakihan, mga pagsasaya na sobra-sobra gaya ng mga musika, at kung ano-ano pa. Sapat na sa amin na binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tagumpay para kami ay magdiwang. So hindi na namin kailangan burungan mga ganyang mga pagdiriwang gaya ng Kapaskuhan. Sapat na sa amin ang biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para kami ay magdiwang. Lalo pat ang mga pagdiriwang na yan ay inugatan ng mga pagsamba ng mga pagano. Action! Ba, sir? Look around yourself. Can't you see this wonder spreading from the view? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth. We can let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day.